Yarn? Busog Yarn. Alright, what's up mga sir? Asan ka ngayon? So hindi na ako nag-vlog ng ano, no, yung papuntang travel dito dahil hindi naman motor yung gamit natin. Teka nga, mas silaw. Andito tayo ngayon sa Bungabo, Nueva Ecija, sa Villa Lisa. At wala tayong motor na re-reviewin ulit. Teka, nahiya ako mag-vlog. Ay, eba. Ay, ayun, yung sa bilo sa White House. Ah, sa White House yung nakaitaas. Alright, so ito ang itsura dito sa Villa Lisa. Ayan. Wow, ang ganda, oh. Lalaki ng mga pool nila. At ganito yung itsura ng kanilang mga ano rooms. Ayan, naka-elevate. Kaya kung medyo sakit yung mga tuhod nyo, eh, no. Andiyan kaya sila ngayon? San pa ni ganito? O yan. Naka-elevate na cabin. Ayan. Yan ang itsura nyan. So kaka-text pa lang nila sa amin. Ayan, may pool sa ilalim. Stig. Kaka-text pa lang nila, tinanong nila kung papunta na kami. Hindi nila alam na nandito na kami. Grabe, ang baba pala ng ano. Wasak-wasak! Paano yung nalaman to? Alam na namin to, eh. Ganito pala itsura niya sa loob. Stig! Gano? Hello! Malakas pa sa akin yun. Yeah. 8 to 12 persons yung 4,000. Sulit na rin ano, basta 4,000 itong buong cabin. Lamig na rin kasi may aircon, no? Food trip lang talaga yung hapon ko rito, eh. Ito lang problema rito, medyo tatama yung ano, mataas pala to. Oo, tatama yung ulo talaga rito, yun, no? Paka nice ng cabin nila kasi ano, merong pool sa ilalim, ayun. Tapos may CR dito sa ibaba. Oo, ito. Personal ano. Ayan, lamig ng tubig. Running water siya, eh. Lamig ang tubig, mga sir. Malamig ang tubig kasi running water siya. Galing siya sa bundok. Ayan. Kasi sino ba naman mag-iiwan ng tubig ng ganyan kung puno na to, di ba? Oh, ganda ng rainbow, oh. May rainbow pa rin, oh. Ito pong lugar na to ay ano, Villa Lisa Resort, Bungabo, Nueva Ecija. Dalawa yata yung Villa Lisa, alam ko, pero ito bungad ito. Hindi ito aabot sa ano, eh, sa Labi Bridge. Ayan, oh, running water din. Ang lamig, liligo ka? Ligo yarn. Ah, villa pala tawag dito, pero mukha kasing cabin. Ayan, meron ding, kung hindi kayo mag-check in sa mga villa nila, meron naman. Pero alam ko, close pa rin kasi nga, pandemic ngayon, naka-semi-private sila, hindi sila open totally for public. Siguro, kinokontrol lang din nila yung dami ng customer per day. Pero, total, ano, summer naman na ngayon, ayan. Isa sa mga pwede ninyong puntahan. Another summer destination na naman ang naibahagi sa inyo ngayon. Ito yung inaabangan ko kanina pa kasi ang daming... Kumain na ba kayo? Ayan, o. Ito yung inaabangan ko kanina pa kasi niluto ni Mama. Dahil sobrang daming... Bawang. Bawang. Tapos alam mo yung bawang ni Mama na hindi maanghang sa bibig, pero hindi malutong. Ano plano nila mamaya, yan? Cham? Sa bayan? Order lang. Ah, order lang. Maliit lang yung place, mga sir. Siguro kung open for public siya, kaya niya mag-accommodate ng at least 60... Hindi siguro, no? Mahigit, ano? Kaya siguro mag-open ng mga 60 to 100 person a day. Kasi malaki rin yung pool. Meron din dito sa villa, pero alam ko yung maliit na to, yung nandito sa tabi namin, yung nasa ilalim ng villa. Kaya pang ano lang, alam nyo na yun, sa mga nag-rent ng villa. Meron pa doon, eh. Kada ilalim ba ng villa, meron ano? Pool? Stig, ano? Pero yata yung pinakamalaki. Oh, yan. Sa likod, ano lang, magandang scenery ng bundok.
At yung tubig dito sa gawin na to, yam. Gabal doon, basta tabi ng bundok, gabal doon, bungabon. Eh karamihan ng mga tubig nila diyan, puro mga running water. Galing bundok kaya napakalalamig talaga. Hindi ko alam kung paano maliligo mamaya. Napunta kami nga dito sa Villaliza dahil meron akong kapatid yung sumunod sa akin. So nagbakasyon siya ngayon. Dumating siya nung February 27. Tapos natsyempohan niya kasi meron kaming alagang nokma ngayon. O yan, vlogger din yan. Vlogger din yan. Sabi niya noon sa akin, hindi daw magpo-vlog yan. Hindi magpo-vlog. Tignan mo ngayon. Maganda pa yung camera kaysa sa akin. Nagbakasyon niya siya isang buwan. Natsyempohan niya na meron kami alagang manok. Kaya ngayon, pag may pagkakataon at medyo maluwag sa farm dahil ako nga lang ang bantay doon at saka si Ma'am Tricia. Tulad nito, weekend, Sunday andito kami. And then overnight, bukas na umaga before duty ko 7 a.m. nabalik na kami ng farm. Sila mag-stay sila dito dahil on vacation naman siya. So sulitin niya na talaga yung time na nagbabakasyon siya. O yun, parang loko-loko rin. Hoy! Ganda yarn! Vlogger yarn! So, pagpasensya nyo na mga sir kung wala tayong masyadong review ngayon ng motor dahil alam nyo na dito sa Nueva Ecija wala naman masyadong nagpapa-test drive unless na lang kung ibang klase ang motovlog na gawin natin, ano, like mga price list and updates ng mga motorcycle ng mga brands. Yeah. Wala tayong motor na nire-review ngayon. Ang nire-review natin ngayon puro mga travel destination. Parang naubos ko na yung mga bawang agad. Kumain ka muna ng kanin. Yan, meron tayong yempo. May toyo at suba. Tapos ito, ano to? Pinresure na ano, ribs. Oo. Barbecue. Wow. Papa muna, papa. Sobrang gusto ko lang talaga mag food trip ngayon. Tapos na kaming magpapa and naisipan ni Busog Yarn maglakad-lakad dito sa may daan ba rito? Ayan, dito sa may gilid ng pool. Ayan. Nalulula ako. Hindi talaga ako sanay maglakad sa mga bridge. Di ba yung hanging bridge lang na pinuntahan namin ni Buboy noon? Nalulang-lula ako. Yumuyugyug naman kasi yun. Ayan, merong tambayan dito sa gitna ng pool. Ayan. Ayan, kung tamang ano lang, mga short ride, malapitan lang, around dito sa Nueva Ecija, ang trip nyo. Kung nakikita nyo mga seryo, no, yung bundok, yan yung papuntang Labi Bridge. Sobrang fog. So, hindi sila natuloy doon sa Villaliza Highland dahil magpag daw ano, umulan. Pero na-visit nila yung lugar. At mas maganda daw doon, ano. Pero anyway, okay na rin kasi wala naman masyadong tao dito. So sa halagang 4,000, kung gusto nyo ng cabin, meron na kayong kusina, CR, 8 to 12 persons na may higaan. At ano naman eh, very spacious naman yung lugar. May sariling pool. Tapos merong pool dito malaki. Meron ding pool doon sa may bandang harapan. Oh, bakit may bakod dito sa may gilid ng pool? So, ito yung ilalim ng pool. Ayan yung ilalim ng pool. Sa ilalim ng semento na to, ayan, eh bubong pala yan ng dalawa sa kanilang mga kwarto. Ayan, may pintuan oh. May aircon pa. At ito pa yung isa. Ayan. Hindi ko alam kung ganun din ang presyo niyan, kung 4K din at ganun din kalaki tulad sa mga villa nila. Pero if ever na magka-interest kayo at gusto nyo pumisita rito, pwede kayong mag-inquire sa kanilang Facebook page na Villaliza Resort na matatagpuan dito sa Bungabon, Nueva Ecija. Grabe, lakas ng hangin! Paano ka pa maliligo niyan kung yung hangin lang napakaginaw na, edi lulusong ka pa sa tubig. Tapos makahanginan ka ano, parang ang isdang nababad na isang oras sa freezer. Aside dito sa pool, meron pang tambayan dun sa dulo. Pupuntahan natin sandali.
yan. Tingin ko may ilaw. Ayan, may ilaw pala sila. Yung mga poste na to, mga sir. Yan. LED lights. Bukod doon, meron din sila nakapalibot na, ayan, mga bulb. Ayan. So, maliwanag dito pag gabi. And mamaya may experience natin. Pagka masyado na siguro maraming tao doon. Ayan. Dito na naupo iba. Kumakain or, alam nyo na, nag-chill. Ayan. So, tingin ko, yan lang ang vlog natin. Short vlog for this day. At maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo yung video natin, make sure to like and subscribe. And hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. Yan. So, ride safe at sana mag-enjoy kayo sa isa sa mga riding destination na naiambag ko sa inyo ngayong araw. No? At see you on my next one. Bye-bye!